Controversial. This is it. Success. Pinoy Dream Academy Top 6. Pinupukol na mga intriga sa kabila ng tagumpay. Noong linggo sa Pinoy Dream Academy Grand Awards Night sa Cuneta Astrodome, you are the Top 6 Scholar, Chris Pastor. Our Top 5 Scholar, Van Rojas. You are the Top 4 Scholar, Lizelle Garcia. Third Star Dreamer, Miguel Mendoza. You are the Second Star Dreamer, Bukoy Trilon. At ang tinanghal na Grand Star Dreamer ng PDA Season 2, La Arnie Lozada. Manalika. Sa stage, naging kontrobersyal ang speech ni Bugoy. Kahit hindi man ako ang Grand Star Dreamer, sa puso ko, Grand Star Dreamer pa rin ako. Masama nga ba ang loob ni Bugoy sa naging resulta ng Grand Dream Night? Ano nga kaya ang nararamdaman ni La Arnie sa mga nagsasabing hindi siya deserving manalo? Nasaktan ba ang PDA Top 6 sa pag-upira sa kanila sa PDA Season 1? Chris, Van, Lizelle, Miguel, Bugoy, at ang Grand Star Dreamer, La Arnie. Live na sasagot sa mga intriga sa Entertainment Live. Wow! Welcome to Entertainment Live on Top 6 Scholars from our Dream Academy. We have Chris, Van, Lizelle, Miguel, Bugoy, and of course, the Grand Star Dreamer, La Arnie. Hello, welcome guys. Okay, it's been a week since you guys left the academy. Kamusta naman kayo ngayon, Chris, Van, and of course, Lizelle? So far ngayon, medyo nag-adjust pa kami. Kasi nasanay nga kami na nakakulong kami sa loob ng isang bahay. Pero it's okay naman kasi lahat naman ng tao sobrang sumusupport sa amin. So nakakatuwa. Parang nakakamit. Yes, okay, so overwhelmed yes. Kayo ganun. Van, what about ako naman, sobrang excited sa mga projects. Ayan, sobrang... at sa mga satili ng mga girls. It's so exciting. Ano rin po, excited na po talaga ako sa mga mangyayari, yung gagawin namin after the PDA, yung mga guestings, yung lahat-lahat na po yung mga projects po. Yun po. Masaya ba maging sikat, Lizelle? Ang sarap naman ng palakpakan na yun. Sobrang sarap po ng feeling kasi... Diba, first time ko naramdaman to. So, sobrang ansaya-saya ng pakiramdam. Tapos lahat sa'yo, pag saan ka magpunta, parang lahat kilala ka. So, parang nakakatuwa po. Oh, sa ating top 6, sa ating top 3 naman na super mayaman na ngayon. Ano ba ang plano nyo, Miguel? Yung surprise na nakuha ko, syempre, iipon ko yun. Tapos yung 10%, give it to the church. Bugoy? Ako po ano? kasi pumasok po sa academy para sa family ko. Kaya yung iba po sa family ko, tapos yung iba, iipunin ko po para sa sarili ko. Yes. Ang cute-cute ni Bugoy. At syempre, ang ating Grand Star Dreamer, La Arnie. Hi, mga La Arnians. Ang cute nilang ng La Arnians sa talagang naka-yellow pa silang lahat. Yes. Ayun, syempre Mariel, isisave ko talaga yung pera ko para yun sa future na magkapatid sa pamilya namin at sa lahat ng mga ano. Okay, alam ko na iniintriga kayo. Actually, lalong-lalo na kayong dalawa na feeling nung iba, dapat daw, si ganito nanalo or... Alam mo yun, kanya-kanya yan, syempre. Anong masasabi niyo dun? Ayun, doon pa lang po sa loob kasi ng academy, sobrang puspusan talaga yung ano namin. Lahat binigay talaga namin. Kaming top 6 yung naiwan. So, kahit sinong maging Grand Star Dreamer sa amin, talagang deserving. So, plus ano na lang yun, bonus na lang yun kung sino maging Grand Star Dreamer talaga. Okay, para sa Lola Arnie, gusto mo bang malampasan yung mga na-achieve ni Yen Constantino? Nape-pressure ka ba? Ano po? Hindi po, kasi po, iba po si Yen Constantino, tsaka iba po ako. Kung nasa akin, sa totoo lang po, para maging matagumpay ang isang tao, nasa mga kamay niya yun kung palalagpasin niya o hindi. So, dapat nga po, at maging hard work. At kita-kita namin na hindi mo papalagpasin. Siyempre, hindi po talaga. Okay, sino ang mga gusto niyong pasalamatan? Chris, I'll start with you. First of all, siyempre, Direk Lawrence, sobrang thank you po sa lahat. PDA staff, the mentors po, grabe, kung di po dahil sa inyo, wala po kami dito. Sa buong PDA po talaga yon. Direk Lawrence, thank you po. Miss Linggit, maraming salamat po. And of course,
Maraming mga fans, maraming maraming salamat. Kundi po dahil sa inyo, wala rin po kami dito. Thank you po talaga. Sa sumuporta sa akin, lalo na sa ano, sa Pilipinas at sa Cebu, maraming salamat sa inyong lahat. At sa bumubuo ng PDA ng EBS-CBN, maraming salamat po. Thank you, Lizelle. Ako, gusto kong magpasalamat po. Unang-una, sa Diyos po, sa kay Direk Loren, sa bumubuo po ng PDA, at saka po sa mga mentors namin, sa mga fans po, sa lahat po na sumusuporta, at basta lahat po ng supporters namin, sobrang thank you po. Okay. Siyempre kay Direk Loren sa PDA, sa lahat po ng nanood ng PDA, thank you so much sa pagsuporta nyo. And of course, siyempre sa family, sa friends, and also the fans. Thank you so much. Bugoy, pasalamat yeah. Po lahat ang bumoto sa'yo. Unang-una po si Direk Loren Jogi, saka yung mga tao sa likod ng pangarap namin, the staff, then yung mga sumuporta po sa amin, at saka... Salamat sa inyo lahat. Natiwala yes. Kayo sa yes. Siyempre po si Direk Loren, Miss LT Production, PDA Production staff, sa mga La-Armians, Pinoy Exchange, at saka ABS-CBN formers, sa taga-Sultan Kudarat po, especially po kay Congressman Pax Mangunadato, Co-Governor Ting Mangunadato, sa Philippine Women's University, sa mga Benitez family po, sa mga Rotarians, isa din po sa siyempre higit po sa lahat, doon po sa mga TSC subscribers. At siyempre, si Tita Malulaurel, opo. At saka higit sa lahat, si Lord. Yes. Siya po talaga ang dahilan ng congratulations, natin. Congratulations, La-Arnie. Okay. Alright! Ano pa ba mga dapat nating abangan? Mommy Rose and Gabby, of course, Edu and Wendy. Ano nga ba nangyari? Abangan niyo sa pagbabalik ng Entertainment Live with Louie.